Ay, syempre kung sino po ang ano. Yung bida ngayon. Sino yung bida? Sino yung bida ngayon? Beauty. Kanina po bida ngayon. Talaga ako talaga. Ayos na ayos. Ah, ako po dito si Beauty. Main sale namin today is, may kakambal po ako at yun po si Ito. Yung po siya. Sino yun? Maganda pa ako yung logo. Di ba? Halata naman, di ba? Bakit ka mataray? Eh kasi nga po, di ba, magkambal kami. So, mas angat daw po yung ganito. Siya yung ate. Ako yung ate. Medyo insecure. Siya kayo so insecure. Mas maganda si Lobby kayo sa akin. Yung masyado halata. Konti lang. So, yun. Kaya, excited po kami sa episode. Medyo kinakabahan na nga po kasi pagpapalitan ng Daddy's Beauty. Makawala na ako ng room. Mga Daddy's Beauty. Mga Daddy's Beauty. Daddy's Beauty. Ayan. Tapos na sinagustuhan mo naman si ano, Kadamos Beauty. Apo. Nakataligod. Ito namin yung... Tulad pala si... Napagkaman ako na siya si Love. Ano pangalan ni Love? Yummy! Beauty and Yummy. Yummy Queen. Ito sabi ni Direk. Yummy. So, pa ilang episode na po? 8. Ito pang 8. Nasanay ka na rin. Okay naman po. Masaya. Hindi siya nakaka-pressured kasi comedy eh. Live lang. Kumbaga. So parang pag nandito kami sa set lahat, parang pag-aan lang. Pag-aan lang yung trabaho. Pag-aan lang kasabi na trabaho. So masaya kasi first time today. And super nag-enjoy naman talaga. Masasabi mo mas feel mo siya kaysa teleserye? Well, definitely. Kasi teleserye po, iyakan yung drama. Hirap na hirap ako sa mga ganung bagay. So, syempre, doon na lang ako kung saan ako mas komportable sa comedy. Was it like, parang personal choice also na sitcom na ako before a teleserye? Sa ngayon kasi hindi ko pa po naiisip na gumaulit ng teleserye. Pero nung nasa po sa akin yung sitcom, super hindi na ako talaga nag-designate kasi sitcom eh, comedy. Parang gusto ko rin siyang gawin since never ko pa po siya nagawa before. So parang gusto ko rin siyang i-try since napusat ako sa teleserye, sitcom naman. Parang iba-iba naman yung magawa ko sa shows. So yung Daddy's Girl ba parang ano siya ginawa for sa inyo ni Bossing or ano, parang pinitch sa inyo? Well, alam ko idea po ni Bossing lahat po eh. Yung Daddy's Girl. And siyempre siya rin po yung pumili rin sa akin yung Daddy's Girl. Oyo kasi di ba ano hindi naman ba hindi ka na bago when it comes to sitcom with your dad. So how does this differ naman with the sitcoms you have with your dad? Ayun, hindi kami magkaano-ano. Kasi yung role ko dito. So yun, boss ni Maine. Hindi ko siya tatay. Wala, hindi kami related or anything. So at least di ba kasi yung mga huling ginawa namin parang medyo related sa isa't isa palagi. And is it also a choice na not to do teleserye? Kasi parang hindi ka talaga nag-do teleserye. Yun nga, nakakapagod kasi. Yung puyatan po kasi, tapos yun nga, sabi niyo yung pressure. Kasi pag, di ba pag soap eh, parang minsan pati sa bahay nadadala mo yung eksena. So medyo nakaka-affect po pagdating sa family. So, parang yun nga, choice naman namin na huwag na muna ang pag-suit. Hindi nag-offer sana, kaya lang, sorry na lang, parang gano'n. Medyo nakakahiya din kasi laging tumatakal yun. Pero, mas masarap yung sit ko. May effort ba sa part nyo ng dad nyo to differentiate the chemistry na magiging every sitcom na lang? Actually, ano eh, meron talaga eh, mas mahirap nga eh, kasi
parang yung una yung ginawa namin, yung vampire ang daddy ko, ako yung daddy. So ang hirap eh, parang yung relationship namin as father and son, kailangan ko siyang baliktarin na paano ko siya matatratong anak ko, tapos pinapagalitan ko pa siya noon. So parang nakakahiya, di ba? Parang tatay ko pinapagalitan. Tapos yun, sa mga sumunod na, ano, na sitcom, yung High Bahay, ayun, di pala kami related doon, pero nasa isang bahay kami. So ang hirap din kasi parang kaibigan ko siya doon. So, kailangan hindi makalata yung daddy and you know, father and son relationship. Tapos ngayon naman, yeah. So hindi naman kami masyadong nagkakaisena ni daddy ngayon. Pasulpot-sulpot lang. Pagpupunta siya sa office or may time na pumunta ako sa bahay nila, may mga pasulpot-sulpot. Pero has the sitcom also been a parang rebonding period with you and your dad? Mas nagkikita ba kayo open kapag may sitcom or kapag na, mayroon? Napapadalas kasi nga since Pauline and dad got married, si Pauline naman lagi naman siyang nagsiset ng dinner. So every week, halos every week may dinner kami together. Tapos yun, tapos nasasabayan ng TV. Nakakatuwa kasi syempre yung mga times na ano nawala, di ba, at least napapalik. In terms of comic timing, anong tawag na, how's your assessment din sa sarili mo? Is it something na kinukuha mo pa rin from other people or feeling mo sa'yo mismo nang gagawin mo? Parang feeling ko yung ganun, meron ka dapat talaga yung intake. Pero ang hirap naman na i-assess yung sarili. So parang feeling ko yung iba, yung mga katrabaho mo yung makaka-assess mo kung na effective ba yung comic timing. Pero tingin ko naman po kasi minsan ako compare ko nito. Nagawa ko na before, tapos patungkol ko rin. May improve naman kahit pangunti-unti. Grabe naman yung tingin ko sa sarili mo. Diba? Pangunti-unti. Siyempre kami nasasagot. Pero how was it? She's a natural talaga pagdating sa comic. Natural. Siya yun eh. Kung ano yung napapanood. Natural. Natural. Natural siya. Ayun! One day lang ba itong taping for an episode? Yes. One day lang po. Anong chance niyo for bonding? Great. Ayan, kami. Magkasama kami lagi ni Kevin sa ano, sa eksena, madalas sa tent, sa pagkain. Ayun. Sa pag-wiwi lang hindi. Pero lagi kami magkasama. Pero kahit sa set kasi, di ba? Parang bonding tayo na rin mo namin. Hindi naman sa nga kayo kasi ang location nila. Oo nga eh. Buti na lang po na nahanap nila yung location. Kung iba. Yung nakakatagal po yung palipat-lipat talaga. Reaction name, sabi ni ano kayo na Jelson sa kanil siya Miko, bakla ka rin daw. Sabi ni Jel. Mabayang bakla. Sabi ni Jelson. Hindi ko alam kung may age mo to. Ang may lady boy. Ako ko talaga yung lady boy. Close na rin kami nila ako ni Jelson. Kaya, alam mo yung biruan, parang normal na rin sa akin na parang nababakla ko sila. So, kasi minsan, nagugulat din sila na ganun pala. Siya talaga yung bakla. Ayaw niya lang aminin. Totoo. Aminin ko na kasi. Gagi mo na eh. Main, kamusta naman yung pagiging Batanggen mo dito? Diba nung first episode lang? Nakakatuwa kasi tinutulungan naman nila ako dun sa accent. So, ano si Jason pala, Batanggen yun. Si Jason po. Okay naman, rin, para iba rin yun sa mga nagawa ko ng roles before. Yung posing, lalo na yung photo and photo. So yun, iba masaya na merong something different sa sino yung Batanggen. Hindi yung pare-pare ng katake. Anong tawag dito? Yung pagiging... How would you differentiate yung pagiging goddess girl mo kay Nick versus sa goddess girl mo? Your name? Goddess girl ko. Hindi ko alam. Parang hindi naman talaga ako kasing goddess girl sa totoong buhay. Parang sakto lang, pareho. Pero ayun, medyo yun din pala. Challenging din sa akin kasi parang hindi ko alam kung paano ba tratuhin kapag goddess girl. Parang dito ko lang din talaga nalaman na yun, kung paano. Pero sa sabahan, sa mga way, hindi naman talaga. Sakto lang yung relationship ko with my parents. So,
yun din yung challenging part kasi pinapakakot. Ano ba? Paano ba pag maging super close at that time? Okay, super clingy din si Father. Pag bago sa akin lahat, parang ay, ganito pala. Kasi dito parang ano ka sa daddy mo eh. Super maalala. Hindi, protection mo. Ako yun. Ano nyo ngayon? Masyado kang protection. Sa real life, hindi ka masyado expressive. Hindi. May ako, hindi lang halata eh. Kahit sa parents ko na iiyak. Hindi lang talaga halata. So, nagde-depende ka na lang sa script. Opo. Tsaka, siyempre po nakakadala na rin kasi ilang, parang pang-apat na rin po namin na project po ni Bossing na mag-ama. So, parang natural na rin po. Ano na? Mas gusto mo